Kuya! Ay, magandang tanghali, kapatid. Kasama ko ngayon si Kuya Marky! Ang bagong ano, bagong champion ng MPBL. Bagong matanda. Bagong matanda. Batang bata eh! Batang bata. Wala pang buhok eh. Yeah, pero unang-una, ano, congratulations Kuya. Sobrang ano, well-deserved, well-deserved. Tsaka iba kahit kalat kami nanonood kagabi at iba talaga yung moment na yon sigurado sa inyong lahat na nandiyan sa bubble ngayon. Pero salamat sa oras mo Kuya, alam ko ano baka nagse-celebrate pa kayo diyan eh. O quarantine wala, kayo lahat. Wala nang problema na sa kwarto lang. Sa kwarto lang. Congratulations Kuya. Thank you. Una-una Kuya, tanong ko lang sa iyo yung ano, experience mo muna sa bubble para bago tayo pumunta ng championship. Yung experience mo lang sa bubble, yung buong proseso. Gaano kahirap? Gaano ka ano, ka-lonely? Una-una, sobrang hirap kasi nga 'di ba, dalawang taon, ay isang taon na sa bahay lang. Mag-araw-araw kasama mo yung pamilya mo, tapos bigla kang pupunta sa ganitong lugar na hindi mo pwedeng kausapin kahit sino, bawal. Tapos pag ang pinakamahirap yung ano, sa matutulog ka na wala ka, hindi mo katabi yung mag-ina mo. Yan ang mahirap. Kumbaga, limang oras ka lang matutulog, magigising ka na agad. Kasi parang ma-homesick ka talaga. Kailangan labanan mo para sa trabaho at saka para rin sa kanila. Oo, sigurado yung protocol nyo din dyan. Sobrang stricto. Tapos, bawal. Paano mo na... Kasi parang nung nag-pandemic, parang hindi mo alam kung matutuloy pa. Tapos game 3 kayo ng semifinals. Tapos unang-una, nung nahinto nung time na yon, ano yung ano unang pumasok sa isip ninyo? Na nahinto, tapos walang kasiguraduhan kung matutuloy. Di ba? Paano mo na sigurado na kondisyon ka unang-una? Yung sa akin, totoo lang, bago mag-lockdown, wala. Di ba injured ako? Oo. Nagtiyaga ako doon kay sa PT namin kay Doc Anthony Abilita na pinagtiyagaan niya talaga ako kung ano yung gagawin kasi una bawal ka punta sa mga rehab kundi siya talaga nagtiyaga kumbaga lahat ng hirap niya lahat ng kalaman niya para lumakas lalo na yung tuhod ko yun nagbunga naman. Ano ba ang meron ng tuhod mo noon? Kasi nga nakita ko na injured ki. Ano yun? Yung resulta dun sa MRI, partial tear ACL. ACL partial tear? Yes, oo, yun ang sabi. Pero sabi ko rin naman na, di ba, sa Bible nga, yung bulag nga nakakita, di ba, yung pilay, alakad, tapos yung patay, nabubuhay. Kumbaga, yun lang, tiwala lang talaga kay God. Tapos sinamahan ko lang talaga ng sipag din sa rehab kasi mahirap. Tsaka ano to, Kuya, partial tear, walang opera, walang kahit ano. Wala. Ngayon, sigurado ako nung na-postpone yung laro, naisip mo din na okay, may pag-asa akong mag-rehab muna kasi pinilit mo yun eh. Umiika-ika ka nung game 2. Kaliwa lang yung ano, nakakataon. So alam ko na nung sinabing postpone, lahat kayo syempre, o sige makakapag-ano muna si Kuya Mark, makakapag-rehab muna. Pero hindi nyo rin inasahan na ganun katagal. Na... pero nakakalungkot lang kasi nga syempre... nagka-pandemic, di ba? So, kumbaga, sobrang daming tao rin naapektuhan. Siguro ko din, plano rin ng Panginoon, kaya nakapag-rehab din. Oo, kumbaga, alam natin na yun na din siguro yung, malamang, yun na yung huli na din na magiging problema nating lahat, yung basketball nga. Kumbaga, mas may mga importanteng bagay na nangyari sa Pilipinas. Pero, nung nabalitaan ninyo finally na baka nga matuloy, pinaplanong matutuloy, nag-usap-usap na baka agad kayo, siguraduhin yung condition kayo kasi ilang practice lang, sasabak na kayo dapat nung sa semis eh. Yun, yung mga coaches namin, nag-conduct sila ng yun, some workout namin talaga. Naghirap din sila. Kumbaga, walang ibang naghirap dito kundi yung coaches namin. At saka, sobrang blessed din kami sa management na andyan sila kahit na yung pandemic, tuloy-tuloy yung sahod namin. Kumbaga, sa kay Goba, Claudy Bautista, kay Ma'am Diana, Claudine Bautista Lim, last pamilya nila. Sobrang blessed kami dahil hindi kami nila pinabayaan. Balita ko, hindi daw tumigil eh. Oo, oh, hindi tumigil. Oh, yun ang kwento rin sa akin ni Super Albo eh. Hindi daw tumigil eh. Kahit kasagsagan ng pandemya. So talagang ano din, kahit yung mga managers ninyo, yung owners ninyo sigurado, talagang deserve din nila na mag-champion kayo dito. Kaya, para sa kanila.
para sa kanila at, talaga. At sa mga pamilya rin namin na nagtitiwala sa amin. Oo, sigurado. Pagpasok nyo dyan, medyo na ano, medyo nagkaroon ng mga issue-issue, ganyan. Whether yung sa South Finals, tapos sa inyo sa, ay ano ba kayo, North ba kayo? South. Okay, so una sa North Finals, nagkaroon ng lima lang ang naglaro para sa Makati. Tapos sa South naman, eh yung nangyari nga sa Basilan, nakalaban nyo dapat. How did you make sure na focused pa din yung team mo? Kasi nga, medyo nagkakagulo sa social media, kahit papano, apektado kayo doon na sinasabi ng mga tao na hindi nyo naman tinalo talaga yung Basilan. Pero syempre, at the end of the day, hindi nyo naman na-control yun eh. Diba? How did you make sure lang na focused pa din yung mga teammates mo? Yun nga, nag-usap-usap kami lahat na matuloy man o hindi yung laban namin sa Basilan, pare-pareho lang naman din kami naghirap kasi hindi lang naman din sila na parang quarantine din, kami din naman. Kumbaga, hindi rin naman namin dinasal na magkaroon ng ganun. Kumbaga, wala naman may kagustuhan na nangyaring ganun. Kumbaga, handa lang kami, yun lang talaga yun namin, na kung matuloy man o hindi, handa lang kami. Para yung pinaghirapan namin, hindi masayang. At saka yung suporta, siyempre, una-una na, ano, ng Coco Life. Yun, yung mga boss namin doon sa Coco Life, kay Attorney Martin Luon, kay boss Ote Prongilio, yun, grabe yung suporta din nila sa amin. Siyempre, kayo din, parang kumbaga, you control what you can control. Kung sino man, kung saan man lalaro, de doon tayo lalaro. Wala kayong laro simula last year, February ata. One year. Tapos sabak agad kayo. Kahit pa paano yung San Juan, nagkaroon ng isang laro nung semis. Kayo, diretso game one. Nakailang ensayo kayo bago nung game one? Madami-dami din naman. Isang linggo ba? Madami-dami din. Kasi nga nag-quarantine, di ba yung ano, Basilan, mga one week sila. So kayo, nakaka-ensayo kayo noon? Nakaka-ensayo din. Pero iba yung ensayo sa laro eh. Iba talaga yun. Iba yun. Iba yun. Kahit ikaw. Kayo-kayo lang yun. Iba yun. Pagpasok ng game 1, meron ba kayong dinaanan kumbaga na adjustment period muna na medyo kalma muna tayo? Kasi sabi na natin, iba yung laro eh. First game ninyo, first official game ninyo since last year pa. Medyo siguro may first game jitters din or first game, kumbaga, atat maglaro yung mga tao, di ba? So ikaw, being the leader, paano mo nisigurado na tsaka nakuha nyo yung game 1? Panalo kayo ng game 1 eh. Yung game 1 na yun, parang ano lang eh, binigay lang talaga sa amin ng Panginoon kasi wala eh, kumbaga, yung laro na yun, talagang hindi namin kaya yun. Kumbaga, yun, nakuha lang talaga namin yun dahil sa biyaya nga ng Panginoon yun sa amin. Oh, eh, tapos, tsaka yung ano pa dyan sa MPBL ngayon dyan sa bubble, araw-araw. Yes, hindi ka pwede. Ang araw ng pahinga. Oo, nagpahinga lang kayo Saturday. Saturday, di ba? Oh, tapos, diretso ng diretso-diretso. Pero, Kuya, bago natin pag-usapan yung championship moment niyo kagabi. Gusto ko lang muna ano kasi madaming mga nanonood na viewers ko na talagang malaking fans mo. Kasi nga ikaw yung player na kahit anong daanan mong hirap, tuloy-tuloy ka lang eh, mapa PBA, ligang labas, D-League, tapos yung ano mo pa, yung MPBL. Paano mo sinisigurado na kahit ano pa yan, dire-diretso ka lang, lalo na pag medyo nakakaano ka ng mga obstacles? Hindi, yun lang. Lagi ko lang iniisip na ginagawa ko to dahil para sa pamilya ko. Dahil sa ngayon, yun lang yung talaga alam ko, basketball lang para ipakain sa nila. Kasi nga, kumbaga, napakaswerte ko talaga kasi nga isipin mo gusto mo na yung basketball tapos binibigyan ka pa ng sahod, di ba? Kumbaga napakasarap ipakain sa pamilya mo na galing sa pinaghirapan mo. Ilan taon ka na, Kuya? Oh, 39 na. 39 ka na niyan. Magka-40 ka na niyan. Bakit? Paano mo na ano yung sarili mo? Na nakokondisyon yung sarili mo? Like, seryoso, ano ba? Pag kumain ka ba talaga malinis or workout? Yan na din eh. Yung PT talaga namin, si Doc Anthony, yung nag-ano sa akin, bilitang nagturo sa akin na kung hanggat mare, huwag na kumain ng puting kanin, mga white bread na yan, tapos pork, gano'n. At saka yung mga, kung pwede, wala rin balat ng manok. Kumbaga, lahat ng masasarap, bawal, pati alam. Kumbaga, lahat ng masasarap, bawal. So, ano yun? Buong pandemya? Ano ka? Ingat ka sa kain. Balik pa na. Matagal na. Mga, yung Sakia pa kami yung kakampi, magkasama ng PT na yun. Na 2018 pa yung start nun. Kailangan talaga yung pa-condition ng matanda kasi mga bata kalaban, pag inabuso ko yung katawan ko, hindi ko na sila mahabol. Wala mang nasabihin. Lolo, habol. Kaya kayo nagkakaintindihan ni Super Albo, mga matatandang sumasabay sa mga bata.
gustuin ko sana na magkwentuhan tayo na mas matagal kasi madami nga nanonood sa'yo, madami umaasa sa'yo. Pag naka-uwi ka na, pag naka-relax ka na, pwede natin pagkwentuhan. May isa lang ako tanong sa'yo. Sa kasagsagan ng ligang labas mo, ilang laro ang kaya mong laruin sa isang araw? At ilang laro ang nilaro mo sa isang araw? Sa yung kasagsagan talaga ng ligang labas karir mo? Ban lang, mga dalawa lang. Isa sa umaga sa isang. Tapos, kinabukasan naman. Laro ulit. Kasi, kwan lang eh. Dahil, bali, 2 days league lang eh. Na kailangan mo manalo ng 2 beses para kinabukasan. Championship na kayo. Ah, so laro umaga, laro sa gabi. Championship na sa susunod na araw. Tapos, nag-champion kayo nun. Oo. Kailangan mo manalo talaga. Oo, bawal mo. Ay, magkano inuwi mo nun? May ganyan kwentuhan kami ni Super Albo eh. Sabi nga niya, kumbaga napapakain nga daw talaga niya yung family niya. Hindi alam ng taon. Iba-iba yung... Yun ang pinakamaganda doon na ipapakain mo sa pamilya mo galing sa pinaghirapan mo. Kumbaga hindi ka takot na magkakaroon ka ng karma kasi nga alam mo malinis yung perang yung papakain mo sa pamilya mo. Alam mo kung ano nakakatawa, kuya? Kilala kang player sa court, kinakatakutan ka eh. Aminin na natin yun. Kinakatakutan ka. Nung isang araw lang, kakwentuhan ko si Bo Belga, tapos kinikwento niya sa akin yung Burger King. So alam mo, kumbaga, isa ka dun sa mga talaga matatapang na talagang ready makipag, ano, pag-compete talaga. Pero, off the court, kahit ako eh, witness ako eh, na parang takot at takot ako sa'yo pag dati nung bata pa, tapos tumatanda, naglalaro na ako semi-pro, pag si Marky, parang shit, di ako na-drive masyado, ganyan-ganyan. Pero sa labas ng court, isa ka dun sa mga pinaka-mababait, matindi ang paniniwala mo sa Diyos, ganun. Paano mo nasi-separate yung sa loob ng court, ikaw yung matapang na enforcer, na bruiser, na lalaro ako, kahit sino ka pa, basta kalaban ka, di kita kaibigan, pero paglabas mo, ang bilis mo mag-switch na biglang ikaw yung isa sa mga pinakamababait na players. Sa akin kasi pag sa loob ng court kailangan trabaho talaga kahit nakapatid pa kita kailangan mo may paglabanan ako doon kasi nga ito yung pinapakain ko sa pamilya ko eh. Kailangan makita na may-ari na kung ano magiging resulta noon ng game na yon, makita niya na may paglaban ka talaga para sa team na yon. Kasi sa labas ng court iba na kasi yon. Kumbaga sa labas ng court na yon magkakapatid na tayo. Kumbaga trabaho lang talaga, walang personalan. Yes, wala. Sino tingin mo mas mahaba listahan? Ikaw o kay Kuya Bo? Mahaba ang listahan ng nakatikim. Mas marami yung akin. Mas marami sa iyo. Aminado ka naman, mas marami sa iyo. Kumbaga ano lang yan. Kumbaga huli na siya. Huli na. Huli, huli na siya. Yung sa iyo talaga listahan na mahaba. Sa kanya, pad paper pa lang. Ganun, mas marami na yan. Kumbaga huli na sila ni Alo. Sila Rony. Huli na yan. Kami na. Kumbaga kami na ano. Kaila Kuya Winnie, Kuya Igay. Mga yun. Medyo marami na yan. Kami na pa. Nila Jamalpad, yung mga ganon, Jamalpad, Eric Rodriguez, mga ganon. Yung pag nakita mo pa lang pupunta na doon sa ligang labas, parang sabi nga ni Alabanza, parang nilalagnat ako. Parang ayoko na lang maglaro. So yung listahan ni Kuya Bo, tingin mo wala pa yun sa ano? Sa kalingkingan nung iyo? Kumbaga, kalahati lang siguro yun, kalahati lang. Maganda yung kwento namin ni Kuya Bo. Sabi niya, natuto daw siya sa inyo eh, nung nasa Burger King siya. Wala siyang no choice eh. Kumbaga, araw-araw yun yung kasama niya eh. Natuto din. Pero, magandang kwentuhan yan. Siguro, pag nakasettle down ka na ulit sa Maynila, tapos medyo, kwentuhan tayo mas matagal. Pero, gusto ko lang makuha yung thoughts mo sandali dun sa championship nyo kagabi. Kuya, tindi nung 3 points mong yun. Naknanto ko naman. May nakita against Larry Rodriguez, but here's the possession by Davao. 11-second differential. Marco Balagtas thought about it. May 5 seconds. The shot clock. Terso, anong gagawin niya? Yee will fire for 3. Pasok yan! Mark Yee with a go-ahead basket for Davao. And he points to the heavens. Wala bang kakabaka ba yun? Eh, kumbaga man lang, yung time na yon nung nakuha ko yung bola na yon sa sabi ko, ihagis ko lang. Tapos si God na bahala mag-shoot na yon. Kaya nung time na yon nung hinagis ko, alam kong hindi ako ipapahiya ng Panginoon. Alam kong masushoot yon. Pero entering that possession, down 2 kayo. Na ano mo na? Kumbaga naisip mo na, pag nakuha ko tong bola to. Kasi si Terso ata yung nasa kabila nun eh. Or si... Marco, tapos si Terso. Tapos winning sa'yo sa kabila. Diba? Walang isip-isip eh. Pero pwede mong i-drive yun. So talagang pinagkatiwala mo na. Hindi, kumbaga inano ko na naititira ko talaga. Ihagis ko lang yung bola na to, siya na mahala mo shoot. Tapos nung pumasok, kita ko, pasalamat ka kagad eh. Opo, kasi alam kong hindi niya ako ipapahiya doon isang time na yun. Kasi nga, patunayan ko na basta magtiwala lang sa kanya, hindi kanya. Tatawag, titiwala sa kanya, tsaka tatawag, hindi kanya ipapahiya.
Ilan ang championship mo, kuya, sa PBA? Meron ka na din. Dalawa lang. Tapos dito isa. Pero champion ka PBA, champion ka MPBL. Sa Liga Labas pa. Ha? Liga Labas, madami. Sa Liga Labas, madaming-madami. Pati MVP, madami ito. Sa Liga Pilipinas pa lang meron din. May Liga Pilipinas. D-League. D-League na lang. D-League, hindi talo kami. Oo. Oh, pero D-League na lang. Makasakali. Yun na lang kulang mo. May mga plano ka ba moving forward? Wala. Kumbaga, wala. Ang pakiramdam mo ba para kang 35 lang? Hindi. Kumbaga, sa tingin ko kasi aminin man natin hindi na kaya sa BBA kasi sobrang daming mga bata na wala. Dami talaga. Kumbaga, sobrang blessed na may nagtayo ng liga si Senador Manny Pacquiao para sa una-una sa mga bata na hindi nakikilala na nasa probinsya. Kumbaga, ito yung kanila, stepping stone nila para makita doon ang mga paglaro sa PBA. At saka sa amin naman yung medyo maitad na, at least pasalamat kami na nabigyan pa rin kami ng trabaho para mayroon kami pakain sa mga pamilya namin. Pero mukhang lalaro ka pa ng mga 5 years eh. Mga ganun pa ba ang target mo? Wala. Mga dinadasal ko sa Panginoon, mga 3 to 5 years, ganun. Kumbaga, sa kanya, wala naman talaga yung posible. Kumbaga, alagaan lang yung katawan. O baka pagkatas na championship na to, lifetime contract ka na dyan sa Davao. Hindi. Magiging maroon bodyguard. Bodyguard ako ni Gog. Hindi nahihiwalay ito sa Davao Occidental Tigers. Hindi nahihiwalay ito. Hindi, pero kuya, bigyan kita ng oras. Magpasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa inyo. Tapos sa buong team mo, teammates mo, lahat. Bigyan ko sa iyo oras. Huwag ka mahihiya. Batiin mo na lahat. Sandali lang, kuya. Ayun, una-una, nagpapasalamat ako. Lagi kong sinasabi, wala talaga imposible sa Panginoon. Magdasal tayo sa kanya, magtiwala. Kayang-kaya natin abutin kung ano mo yung pinapangarap natin. Tapos pag nakuha mo natin yung pinapangarap natin, wag na wag tayo makalimot kung saan tayo galing. Maging humble lang tayo palagi. Tapos yun, nagpapasalamat ako na sa suporta ng asawa ko, kay Kei, kay Natasha, kay Zuri, kay Jubel. Sa lahat ng taga-Sagay, taga Yeon, si Boss Marton Oy, Tito Lopez, si Boss Jerry, dahil sa mga pastors na nagpipray sa amin, kay pastor sa Davao, kay Mamimi, Lago, Claudia Bautista, Congresswoman Diana, Claudine Bautista Lim, Ma'am Dabi, Boss Dinko, lalo sa Kuko Life na sponsor namin, kay Attorney Martin Loon, kay Boss Ote, Rungquillo, kay Ma'am Wingay. Lalo na sa mga kasamahan ko, sa mga coaches na hindi nagsawa at saka hindi sumuko, na kung ano may nakuha namin, kung ano may hinahangad, nakuha namin. Kaya huwag kaming makontento kung ano may narating namin ngayon. Kailangan maging gutom pa kami kung ano pa yung sunod na liga. Lalo na kay Boss Manny Pacquiao, Senador Manny Pacquiao, at saka sa pamilya niya. Nagtayo na liga na to para sa amin na magkaroon kami ng hanap buhay, dahil sobrang laking tulong tong liga na to para sa amin. Dahil kung wala tong liga na to, malamang wala kaming alam na trabaho sa ngayon. Kaya wag natin sayangin na yung liga na to, kaya tulong-tulong lang tayo. Maraming salamat, Kodit. Kuya, napakalaki mong inspirasyon sa maraming manlalaro dito sa Pilipinas saka sa mga nanonood sa akin. Sobrang well-deserved yung ano mo. Makapagpahinga ka sana dahil ang alam ko opening sa June. 2 buwan lang ang pahinga mo. Pero ano, kuya, sobrang congratulations saka salamat din sa oras mo, ha. Hopefully, yes. Kwentuhan ulit tayo pag medyo naka-relax ka na, ha. Kuya, walang problema, kapatid. Basta just call my name and I'll be there. Yan! Yan ang gusto ko. Kuya, ingat kayo pa uwi, ha. Congratulations ulit sa lahat. Salamat. Sa buong... pagtsatsaga mo sa mag-interview, ha. Oo naman. Sana nanonood ka ng mga kwento ng mga player natin para ano. Oo, napapanood ko yan. Maraming salamat. Congratulations, Kuya Marky, sa buong Davao Occidental Tigers. Congratulations. At saka sa MPBL na din. Kasi kahit medyo madaming pinagdaanan na medyo obstacles along the way, na nagawa pa din nila yung bubble at makakalabas. Galing ni Commissioner Kenneth. Ano pa rin. Kumbaga kahit anong mangyari, kahit anong sabihin mo, natapos pa din yung bubble at meron tayong bagong champions sa MPBL. Congratulations ulit, kuya. Ingat ka pa uwi at saka kita-kita tayo soon, ha. Ingat, kuya. God bless.